Alright, so nabenta natin yung Yeezy 700 na V3 na glow. Ito yun. So nabenta natin siya ng 275. Next na nabenta natin ay yung Jordan 4 na retro UNC. Yeezy 700 V3 na dark glow. Ito, 6.5 ang nakuha nating size dyan at nabenta natin siya ng 275. Kung hindi ako nagkamali, 220 ba ang retail niyan plus tax. So hindi na ako naghangad ng malaking profit. Alam naman na natin ang Yeezy, sobrang daming lumalabas. So ang sabi ko, basta may profit na ako, okay na yan. And then ito naman ay yung Jordan 4. Ito, lumalabas na yung mga hinuhold natin na Jordan 4. Ito na yung una. Mga ilang buwan na bang hinuhold natin to. So, yan ang purpose ko dito sa Jordan 4s. Yan, size 10 na lang yung natitira. Pero yung itong UNC, hinuhold talaga natin. Yan. Ang retail nga pala nito is 200. Ayan. So, tapos, nabenta natin siya ng 366. So, ayan, medyo mas mataas ang talagang ano natin, aim natin na profit. Dahil alam naman natin, UNC colorway, medyo mas mataas ang profit value niya at demand na rin. So, worth the wait na maghintay lang ako nito. So, next na benta natin, ito. At ito pa. Is ay yung Women's Nike Zoom Pegasus 35 Turbo. Ang retail nga pala nito is 180. Yung sticker niya is 49.97. Yan. Tapos may additional 30% pa ako niya nung makuha ko sa Nike outlet. So ito yung panahon na ang daming isang strategy ko kapag pumupunta ako sa outlet or Nike factory store. Pag maraming nagsisipuntahan na sa mga men's section, hindi na ako pumupunta doon. Ayoko nang makipag-agawan pa sa kanila. So, ito nangyari doon. Ano yung strategy ko ay pumunta agad ako sa women's section. As you can see, Women Nike Zoom Pegasus. So, ayan. Pumunta agad ako doon. Buti na lang, meron din silang magandang sale. Kaya, marami akong nakuha. Halos 3 transaction ang nakuha ko nito. Tapos noon, ang ano pa is, ang limit pa noon is 10 per customer. So, halos mga 30 pieces na ganito ang nakuha ko kasi kasama ko yung tatay ko tsaka yung anak ko. 30 pairs ng ganito. So, $49.97 ang laking discount yan. Kaya yun ang isang strategy ko kapag ganong maraming reseller na kalaban. So, magkano ang napagkabenta natin yan? So, nabenta natin yan ng 129 tapos free shipping. So, yun. Ang laki ng tubo natin dyan. Ang next ay Jordan 1 na grade school University Black and Gold. So, retail natin nakuha ito. $90. 6Y ang size niya. Ayun. There we go. Simple lang. Black and white. Tapos yellow accent or colorway ng Jordan 1 Med. Retail natin nakuha $90. Tapos nabenta natin siya ng $139. Okay. Next one. Jordan 1 Med Grade School na Vault Green. Dalawang nabenta natin to. 6.5 tsaka 6Y. Official colorway is black, white, vault and green. Ang retail nga pala is $90. So ayan, dalawang pairs ang nabenta natin. Gaya ng nasabi ko, 6 at saka 6.5. Pero ang ginawa ko kasi kapag naglilisting ako sa eBay, ano, ang 6.5 is equivalent to size women's 8. So, yung isa naman is size 6, which is equivalent to 7.5 women. So, ganyan yung listing na ginagawa ko para hindi lang grade school ang pwede nating bilha at tindahan, kundi
pwede rin bumili yung women's. So ayan, magkana natin nabintayan, nabenta natin siya ng 155 plus shipping. So yun, ang next na nabenta natin ay Jordan 11 Retro Retail 220. So lumalabas na tong mga Jordan 11 natin. Oh, last year pa to. Ito yung Jordan 11 Jubilee. Halos lahat na ng mga reseller ay binenta na nila ng mura lang. So ako kasi nagsisimula pa lang ako kasi noon, hindi pa ako masyadong aggressive magbenta ng maliitan or yung mabilisan, lalo na sa mga ganitong mga retro. Eh, ang alam ko naman mga retros eh medyo mas mataas, pero medyo may konti akong pagkukulang doon kasi nga acceptable naman, nagsisimula pa lang ako. So December ko nakuha to, nag full time na akong kumuha ng maramihan sa retail January, at tapos 220 ang retail plus tax, punta natin siya ng 329. So yun, siguro sana mas maaga kung dapat sana nung nakakuha na ako, dapat sana nirelease ko yung iba tapos nag-hold na lang ako ng mga bigger sizes. Pero ayun eh, learn from that mistake. Pero at least naman, kahit paano, malaki pa rin yung profit natin. Pero medyo mas matagal nga lang yung hold natin. So next time, alam na natin. So ganun, ganun talaga kapag nagsisimula, kailangan ka matuto. At least, may matuto tayo. Matuto tayo. Alright, so next na nabenta natin ay yung another Jordan 4. Eh, pero ito yun yung Lightning. Tapos, mayroon tayong nabenta na Air Force 1. Last na pair na to. Ito na siya, ang Jordan 4 Preschool Tour Yellow. Pero ito yung Lightning Force. Ano, tapos, ang benta natin, ang kuha natin is $80. Preschool nga pala to, 2.5. Ayan. So, may benta pa rin sa mga preschool. Kaya huwag nyong iisnabin to kapag nakakita kayo, ha. Kasi nga, meron pa rin namang bibide yung mga magulang na mahilig din sa Jordan 4s. Gusto nilang iparehas din yung shoes nila dun sa mga anak nila. Meron na akong, marami na akong customer na bumibili sa akin ng ganyan. Kahit dun sa mga mall, yan. Pag bumibili na sila ng kanilang pair, gusto nilang bilhan yung anak nila. So, kung reseller ka, huwag mong isnabin ang mga preschool. Kumita lang naman tayo ng $25 ang profit natin dyan. Hindi masyado malaki, pero ang kagandahan nito, may profit tayo, pero tumaas pa rin yung points natin sa FlexUp. Okay, next one is ito. Women's Air Force 1 LX White University Blue. Black, retail is 110. Ito yun yung ano, ito yun yung shoes na nagchi-change ng color. So nakasil eh. So hindi ko na siya. So ito siya yung nagchi-change ng color. Maganda siya kasi nga ang ganda ng ano niya kapag nagchi-change color. White. Technically white pero nag-change siya ng color. So, retail nito is 110. Nabenta natin siya ng 199 plus free shipping. Alright, so bago natin tapusin ang vlog, share muna sa inyo yung isa sa napanalunan natin sa Adidas or Confirm app, which is yung sa Yeezy Day. Alright. Ayun, oh. Okay, Yeezy Boost 700 10.5 size natin to. Ito nga pala yung white and black. So, bago buksan natin yan, share ko rin itong muna dahil matagal na to sa akin. Pinag-iisipan ko pa kung talagang i-resell ko to or i-hold ko na pang personal, pero wala pa ako talagang Yeezy na Yeezy na sapatos na collection or pang personal pa na ginagamit na yung beater. Pero sabi ko, kung meron akong gagamitin or meron akong sneaker na Yeezy, malamang
or sa malamang, baka ito yun. Yan. Lahat siguro ng mga naunang Yeezy dyan, ito yung mga isang grill nila. Yan. Yeezy 700 na bread. Ang tawag ba doon? Ewan ko. Napanalunan ko to sa sneaker, sa Confirm app. Dahil medyo mas maganda na yung account natin. So, yun ang kagandahan ng Confirm app. So, binibigyan nilang opportunity yung mga talagang buyer ng Adidas. So, yun ang dapat sana gawin ng sneakers app. Ayan. Tapos, punta na tayo dun. Dito sa napalunan natin sa Yeezy Day. Man natin, size natin na 10.5. Pinag-iisipan din kung talagang ito rin ay ang personal. Boom! Ayun, no? Sa mga mahilig sa Yeezy, isa to sa mga grill nila, talagang ginagamit or talagang sobrang gustong-gusto nila. Pero sabi ko nga, wala pa akong personal na ginagamit niya Yeezy Boost 700. Ewan ko kung anong tawag nito. Tawag nila dito. Pero sinert niya ako, nakakuha ako sa dun sa account ko sa Confirm app, kasi nga ang sabi ko is maganda na yung account ko, kaya nabibigyan ako ng opportunity na makabili yung exclusive. Exclusive ko yata nakuha to nung Yeezy Day. I'm not really sure, pero nagkaroon ako ng chance talaga na makakuha. Hindi ako kalain na makakukuha ako nito, kasi nga mataas yata yung resale value nito ngayon. Hindi ko pa tinitignan, kasi ngayon ko lang naman binuksan. At ang tanong ko sa inyo, alin sa dalawang ito, alin dito ang ikikip nyo for personal or ibebenta nyo? Kung reseller ka, ano sa tingin mo? Ibebenta ko na ba dalawang to? Or ikikip natin na personal? Itong black kasi, napaka-ano siya eh. Madaling pormahan din. Pero ito, maradami daw. Madali da rin daw pormahan. Hindi ko alam. So, nasa tingin nyo guys? Let me know sa comment sa baba. Okay, so, bago natin tapusin ang vlog na to, pinapa-remind ko lang sa inyo na meron pa tayong giveaway. Meron tayong giveaway dito sa channel natin, yung isang video natin. Doon nakalagay yung dapat gawin para mananalo sa giveaway. Bago natin i-ano yung draw na mananalo ng Jordan 1 band na low, is dapat ay makuha natin ng 100 likes. Hope na gusto niyo yung vlog natin ngayong araw. Please, gawin natin 100 likes yung video na yon, para may manalo. Hanggang sa muli po, mag-ingat. Bye-bye.